And guess where I am? Because Sunday is fun day. Let's go to and Domingo here in Quezon City, kung saan matitikman natin ang pinag-uusapang ensaymada ng isang dating super sikat na child star na hanggang ngayon ay child wonder pa rin kahit after 50 years. Sino siya? Let's get to know him. Wow, 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 wow. Hi, Karina. Hello, Ninyo Mulak of Mulak Ensaymada. Hello. Wow. Yeah. Ano naman yung ginagawa mo? Ikaw ba talaga ang gumagawa? Siyempre yung mga tao kami, di ba? Pero kailangan alam mo rin yung paggawa. Of course. Anong step naman yan? Yun, galing sa oven, pinapalamig mo na yung bread. And then, after a while, siyempre yung put butter. Okay. And then yung sugar nga. Alam mo dito sa Mulak at sa Mada, ang sikreto lang, kung ano yung ingredients, huwag mong tipirin. Alam mo, totoo yan. Yeah. Kasi alam na alam mo kapag ang ensaymada ay tinipid. Yes. Okay. Ito naman yung sa amin, talagang punong-puno. Oo. Wow. Alam mo, napakahirap ng paglalagay ng keso kasi kailangan yung ganyan, yung strands talaga na diretso pagpainap. O sige nga, pagkita mo. Kung gano'ng kahirap. Ayan. Tsaka kung gano'ng ka... Yan. Oh, ayan. Tsaka kasi sanay na yun. See? May dance step na ganyan ah. Oo nga. Di ba may dance step na ganyan? Yes. Tapos bilang na bilang yung ganun niya oh. Yeah. Oh, biro mo. Kaya napakalakas namin sa cheese. Wow. Kaya sanay na. Tsaka yung pagbabalot, hindi, isa pang mahirap. Ayan. Oh, ito naman ang pagbabalot. Oh, paano naman ang pagbabalot? Sino yung pinakamabilis magbalot? Ayun. Gano'ng katagal mo ginagawa isang kahon? Seconds lang daw. Seconds lang. Mayabang tulad mayaban. Mo. Ay, okay, pinagmanahan yung amo. At eto na, yung child wonder, naging dad wonder, at ngayon naging wonder businessman. Yung buhay ni Ninyo Mulak na ganyan pa lang siya kaliit, super sikat na siya. Ganyan pa lang kaliit. Ganun pa rin kaliit. Pareho tayo, naka-heels lang ako. Malalaman natin ang buhay ni Ninyo Mulak dito lang sa... Karina Interviews! But still, the real, authentic child wonder of the Philippines at 52, Ninyo Mulak is in the house! Thank you, Carmina. Alam mo, marami na talagang nagdaan. Ikaw yata ang nag-invento ng child star. I mean, para sa henerasyon ng medyo mas, pagkatapos ni Vilma Santos, di ba? Forever diba? Child star. Forever child star. Hindi nga problema, alam mo, pag child star kasi, pag talaga nagmarka ka, ang tingin sa'yo ng tao, forever child star. Tsaka parang ang tingin mo sa kanya, kahit tumanda na siya, parang baby pa rin. Yeah. Di ba? No? Kasi niya, andun pa rin yung wonder ng pagiging child star. Pero ikaw mukha ka pa talagang baby. Ay, sila ka. Hanggang ngayon. Bakit? Sobra. Bakit kaya ano? Eh, kasi pag ganun talaga, pag maliliit ko rin eh. Oh, correct. Me too. Kasama ako dyan. So, maliit yung height ha, hindi yung katawan. Maliit yung height. Pero ito, 52 years old now. Nag-start siya, 2 years old pa lang siya. Yes. So, 50 years in the business. Yes. O, palakpakan tayo ulit! Wow! Salamat! 50 years, 2 years old. Yeah. Paano naman nangyari na alam kong galing ka sa isang showbiz family, right?
Actually, Amalia Fuentes. Yeah, Amalia Fuentes is, she was the queen of Philippine movies, di ba? Tapos yung daddy ko, tsaka yung kapatid niya, si Cheng Mudak, and my dad, Alex. Yung daddy ko, pinag-aral niya sa States para ipatakbuhin yung AM Productions. Yung production ni Amalia Fuentes. And then, when he graduated, came back, so okay, tumatakbo na yung AM, no? Ayun. Doon nag-start talaga yung pagiging showbiz namin. Ayun. Yeah. Pero naman, 2 years old. Yeah. Okay, paano nangyari na ikaw lumabas ka, 2 years old ka pa lang? Ganito yun. My mom was an actress before, si Rebecca Rocha. Dati siyang artista. Tapos, pangarap niya talaga magkaroon ng anak na, na artista siguro, no? So, without my dad's knowledge, may nabasa siyang fine print ay na ano sa dyaryo ad na looking for child stars, di ba? May audition daw. Pero hindi binasa ng mami ko yung fine print na female only. So pagdating namin doon sa audition, kay Ariel Ureta, ito si Ariel Ureta, Ariel and Company After 6. Chugi na ako kasi female eh, yung naharap eh. I was the only boy there. Oo. So, they were making me go home. Ang ginawa ko daw, lumapit daw ako kay Ariel, and I said, why are you sending me home? Look, I can do what they're doing, oh. Hanggang sa mami ako, ate, yung magulang ng ibang bata, ako na yung pinapanood. Oh. Yun, ako yung kinuha. Totoo? Yes, bro. So, 2 years old ka pa lang talaga, yeah. Meron ka na talagang pagnanasa na maging artista. Kapal ng mukha lang, siguro. Kapal ng mukha? Teka muna, sandali. Maraming mga magulang ang nangangarap na sumikat din ang kanilang mga anak bilang mga child star. Yeah. Ako feeling ko yung mga anak ko, superstars in the making yan. Ayaw lang ng tatay talaga. Siyempre, yun ang pangarap ng nanay. Pero ipinapanganak ka bang may talent? Or natuturo yan? In your case, parang ipinanganak ka ng ganun. Hindi kasi, siyempre pag araw-araw mo ginagawa, talagang matutunan mo talaga, di ba? So, sa akin, mas importante siguro yung kapal ng mukha. Kasi sa talent, kasi yung talent pwede mong matutunan eh. Pero yung may bata kasing pag marami na, vivo sa bahay. Pero pag marami na tao, wala na. Di ba? Okay. Nahihiya na. Oo. So kaya importante yung kahit marami tao, kahit ilang tao yan, makapal yung mukha mo. Paano nga yun? Talagang ganun ka na. Ganun ako talaga. Nagulat din performer yung... Performer ako. Gusto ko, mas maraming tao nanonood sa akin, mas gusto ko. Totoo. Okay, yeah. Kuya Ariel Ureta, anong ginawa mo, song and dance? Hindi, meron kaming portion doon sa Ariel and Company After 6 na 15 minutes na lagi siya may kaiksena ng bata na iba-iba yung role. Doctor, this week naman, gardener, the next week, lawyer. Ganun yung role ng bata. Basta, nag-ano lang sila, nagbabanter lang sila. Ayun, yeah. Ganun lang. So, tuwang-tuwa naman si Ariel. Yes. Naging regular ka? Oo, I was a regular there. That was your first TV yes, show? Yes, yeah. Pagkatapos nun, naku, natatandaan ko pa talaga yun ninyo. Thank you. And I'm not so much older, ha? I'm younger, dahil ako lang. Pero, natatandaan ko pa yung talagang buong Pilipinas in love kay Ninyo Mulat. Were you aware ganun kakasikat? Siguro po nung when I was already 4 years old, mga ganun, I was aware na... Kasi kahit saan ako magpunta, nagkakagulo eh. Tapos pinadalan pa ako ng Malacanang ng Metrocom. Kahit saan ako magpunta, may mobile akong na nauuna sa akin. Pag bumababa ako ng kotse, may nagbabuhat sa akin ng Metrocom. Mga ganun ba? So, tsaka talagang gulo talaga. Oh. As in, wherever I go. Kaya, alam ko yun, nararamdaman ko na people were really... Crazy over me. Oh. Pero, so yun, I just enjoyed it lang. Ganun. Correct. Totoo ba? Pero hindi ko naman pinapasok sa ulo ko yun kasi my dad, ever since, during my reign as a child superstar, lagi niya sinasabi sa akin na, Ninyo, darating yung araw, mawawala lahat yan. Kailangan, pag dumating yung araw na yun, kailangan kaya mong tanggapin at kaya mong harapin. After nung kay Ariel Ureta, sumikat na ako doon sa show niya, no? I did a commercial, yung Milkmaid. Don't fall, little man. Don't fall, little man.
milk. Naku, natatandaan ko yung milkmaid na yan. Yes. Oh. You grow tall, little man. Grow tall, little man. You've got a lot of growing to do. Kaso nagsisihin may ari, ba't ako kinuha? Bakit kasi? Eh, kasi hindi ako tumangkad eh. Na-demanda pa yata ng false advertising. Ako naalala ko yan. Imagine no, yung irony, yung thrust ng commercial, grow tall, little man, tapos hindi lumaki yung commercial model. Oh, may Metrocom pa. Yeah. At ang balita ko, pumupunta ka pa ng Malacanang. Yes. Si Ma'am Imelda Marcos, ang paborito niya, Hagibis, Imelda Papi, Ninyo Mulak. Kahit saan siya magpunta, pagka yung may campaign, yung plebisito. Correct. Kami yung kasama niya lagi, kahit saan siya magpunta. Totoo ba? Yeah. Yun naman talaga ang mga sobrang star noon. Mm. Hagibis, yes. Imelda Papin, yeah. And Ninyo Mulak. Mm. Eh, kuha mo na yung lahat. Yeah. Lalaki, babae, at bata. Correct, di ba? Yeah, pero maliban pa doon, may mga Malacanang, Metrocom, jeez. Meron ding mga kidnapping. May mga threats po, kaya po ako binigyan ng Malacanang ng Metrocom. Okay. Ah, kaya ka binigyan. Kasi during that time, yun yung magulong part. May curfew pa nun eh. That was during Martial law, yeah. I see. So, talaga posibleng mga threats. Ano naman ang mga paggawa ng pelikula noon? Talagang pamorningan din? Ay, hindi. Meron kami na, no? Curfew pass. Yeah. Okay. Pero hindi naman ako pwedeng hanggang morning. Hanggang 10 o'clock lang kami. Ah, hanggang 10 o'clock. Kasi all my movies were produced by Wonder Films. Dad ko. Ah, Dad, yes, matalino si Daddy. Mm. Ano, hindi ba? Yeah. So, hindi siya pumayag na i-handle ka ng kahit sino siya yes, lang. Yes po. Kaya alaga ka. Yeah, oo nga po. Oo, negosyante pala talaga si Daddy, di ba? Yes, so, teka muna. So, ang dami mong ginagawa, ang daming yeah. pelikula. Paano naman yung normal na kabataan? Tawag ko na mama! Papatayin niya ata ako eh! Bakit? Sino mama? Eh, kasi nakita ko magtayo-tay sila! Mga iba! Ayos! Tolo-tolo kayong mga tatay ko. Naranasan ko po yung limang pelikula yung ginagawa ko sabay-sabay. Nagpapalit lang. Halimbawa, may shooting ako. Lahat ng pelikula yung ginagawa ko ng mga eksena, kukulan na namin ng araw na yun. Nagpapalit lang ako ng eksena, clapper, at saka costume. Totoo ba? Yeah. Limang pelikula all at the same time. Okay. Paano ka nagme-memorize ng linya? Bata-bata mo pa. Noong una, minememorize ako ng daddy ko. I always stay beside him. Tapos lagi niyang binibasa sa akin until ma-memorize ko. Pero nung after a while, gist na lang, kinukuha ko na lang po yung gist. And then I say it in my own words. In your own words. Yes po. And how do you do that? How does a 3-year-old understand? Hindi ko rin po alam. Basta lang, nangyari na lang. Ang galing mo talaga. Child wonder ka talaga eh. Nagwa-wonder talaga kami kung paano eh. Ako rin, nag-wonder din po ako. Ngayon, wondering boy lang ako dati, wonder boy. Paano ang pag-aaral? Nairaos? Wala pa kasing ano nun, homeschool eh. So I was studying in IS, International School. Ang kagandahan sa IS, 7:45 ng umaga hanggang 1:45. Yung ibang pag local school, inaabot ng hapon eh. So paglabas ko ng 1:45, diretso na ako shooting. Ayun. Yeah. Ang dami mong ginawang pelikula. As a child ah, yes. Wag yung ngayon. Ilan? Total po, 106 lahat. 106. Yes, up to this day. Okay. Yes, so natatandaan mo yung mga, looking back, siguro dati wala kang mga favorite, lahat basta gagawin mo lang. Mm. Pero ngayon, looking back, ano sa palagay mo yung mga pinaka-iconic Ninyo Mulak movies? Yung first movie ko talaga, after nung nag-commercial na nga ako ng Milkmaid. Tapos yung, di ba daddy ko was producing films for my tita Nena, yung sa AM Productions. Meron siyang pelikulang ginagawa, yung may lalaki sa ilalim ng kama ko. So, kailangan niya ng mga extra bata. So, imbis na magbayad, alam mo naman si Tito Renak, kinuha niya yung kami mga pamangkin niya. Ako, sina Aga, sina ano. And then, ako lang yung nag-stand out kasi nga makapal yung mukha ko. Okay. So? Yung scene ko, first scene ko, nakahubad ako, nasa banyo ako, nakahubad ha. Pwede ko ba sabihin yung dialogue ko? Oo, oh, sige. Brush my teeth. Yun yung unang-unang dialogue ko. Ganun kakapal yung mukha ko. Oo, so tawa nila ng tawa. Oh, yes. Oh, cut muna tayo, cut. Ganun, di ba? Oh, my. After that, kinuha na ako ni FPJ. We did Leon at ang Daga. Bibigyan ka namin ng candy. Oo. Gusto ko ng money. Money? 10 pesos. Oo.
That broke all box office records at the time. Oo, ang Leon. Yes, at ang Leon Daga. So after that, humiram yung daddy ko ng puhunan kay Tita Nena. At saka hiniram din niya yung unit ng AM para mag-produce ng film para sa akin. Yun. Nag-start na yung Wonder Films. Ayun. Ang unang-unang pelikula ng Wonder Films was Harabas Called Bulilit. Nag-breaking box office records din. Wow. Pripariling. Wow. Okay. Sa mga co-stars mo, meron ka bang mga hindi malilimutang mga eksena? FPJ, siyempre. Si FPJ. Anong, what were your thoughts about FPJ dati? Sobrang spoiled ako rin eh. Alam mo, yung... Meron kami ginagawang movie. Eh, gusto ko makakita ng ano, yung Krieg Lights. Alam mo yung ginagamit sa Hollywood? Na yung pang-Batman, ibinabot siya sa sky. Ah. Di ba? Mm. Gusto ko makakita ng ganong ilaw. Eh, ang ginawa ni FPJ, nagpakuha siya ng ganon. Talagang dumating nakasakay sa truck. Tapos talagang ang laki-laki niya ang ilaw eh. Pagka binubuksan, di carbon yun eh. Boom! Tumutulog na ganon. Nung umilaw na, yun, nag-shooting na ako. Wow! Di FPJ talaga. Tapos everyday, may dala siya isang box ng toys. Pero yung mga mumurahing toys, yung mga nabibili sa mga palengke-palengke, pero ang dami. Correct. Kaya ako amazed ako doon. Kasi during that time, yung mga toys ko, yung mga Tonka, yung mga Fisher-Price. Yeah. So pag nakakita ako ng mga toys na galing sa palengke, tuwan-tuwa ako. Hindi ba may pelikula din kayo ni Dolphy? Siyempre, yun, Comedy King, you know? Oh. At saka yung movie namin ngayon was directed by Lino Broca. Wow! Lahat ng awards ko were under Lino Broca. Ah, yes. Okay. So, kay Lino Broca ko lang naranasan yung kailangan pag-iiyak ka. Kailangan sa certain dialogue na sinasama, di ba? Tay, yung pangalawang tay, kailangan doon lang pwede tumuloy yung luha mo. Pagka tumuloy yung luha mo ng first na itay, cut yun. Totoo? At yes. Kinaya mong gawin? Ganun siya, ganun kahipit si Lino Broca. So talaga hindi ko makalimutin yung movie niya kasi yung ibang movies ko, kahit anong gawin ko, maghampasan lang kami ng balde, okay na, kumikita lang. Oo nga. Eh, pero under Nino Broca, talagang nga, drama kasi eh. Si Dolphy naman? Dolphy naman, alam mo pag komedyante ka, magaling ka mag-drama. Pagka nag-drama yan, mas effective. Oo nga. No? Mm. Totoo yan, ano? Yeah, even pagka these komedyante. Days, pagka komedyante, nag-drama. These days, pag bata ang pinatrabaho, medyo issue, right? Yeah. So, noong mga panahon na yun, sinong humahawak ng pera na kinikita mo? Ah, all my earnings went to a trust fund. Ah, yes. Okay. Dad ko yung nagsimula ng trust fund. Actually, nung nagkaroon ng loan na lahat ng child stars kailangan may trust fund, in-invite pa ka yung dad ko sa Congress at sa Senate. Okay. Kasi siya yung nag-start nun. Oh, wow. Yeah. So, kasi merong mga kwento, di ba? Like, the Osmonds or ang daming child stars na tumanda na pagtanda nila wala lahat ng kinita nila dahil na yan. So parang naging okay. Yes. Ang pagkakit. I really owe everything to my dad. Right. Yeah. Right. My dad who really took care of my kasi nga negosyante talaga yung dad ko eh. Oh. He graduated business management in Berkeley. So, talagang yun, alam niya ko paano i-manage talaga. Swerte. Napatayo niya. Ako yung unang nagkaroon ng building. Pero inisip mo ba, Ninyo, na magiging forever yung kasikatan noon? Siyempre, pag bata ka, feeling mo, yun ay normal mo, right? Yes. Gusto ko isipin kasi nga yung daddy ko was always there to remind me na hindi forever yan. Ah, totoo ba? Hmm. At saka yung ginawa, alam mo, maganda rin yung nag-aral ako sa IS kasi sa IS, hindi ako sikat. Kasi mga Amerikano yung mga kaklasiko, they don't know me. Correct. Diba? Pero kung nag-aaral siguro ako sa Filipino school, syempre feeling ko superstar ako dahil ano, di ba? The all-known na artista ako eh. Correct. So yun yung nagbababa sa akin. Ah, yeah. Okay. Kasi ito na nga, ang haba rin, siguro up to what age were you really like the child superstar wonder of the Philippines? Yun po, magmula 3 hanggang 10, 11. Mga ganon, 10 or 11. Umabot doon, ha? Yes. Umabot doon, right? Diba, yung ibang charts na hanggang 9, 10. Oo. Pero ako, umabot pa ako. Actually, umabot pa ng 12. 12? Yeah. Talagang right at the cusp of puberty. Yes. Adolescence. Yung alanganin bata, alanganin teenager. Oo, yung alanganin na
kabanata sa buhay ng isang child star is pag hindi na siya child. Mm-hmm. Ano ngayon ang mangyayari kay Ninyo Mulat na hindi na siya child? Yes. Tugtog kayo, kakanta ako. Oh, maraming mag-iihimol sa akin. Oh, sige, ano kakanta mo? Sige nga. Sige ho. Ang sabi ng mami, kasama ang candy. Pag iyong kinain, ayaw po ng puti. Ibig ko'y marami, ayaw po eh. Ang sabi ng tebulati, masawa, ayaw po eh. Kinakailangan sa isang tao ang sipag. Kamukha ko, masipag ako. Sana nagmana ka sa akin. Ano, nagmana naman po ako talaga sa inyo eh. Ba't nagtututulog ba ako? Hindi po. Ang ibig sabihin, yeah. Nagmana ako sa inyo, takagwapuhan nyo. Ikaw na naman. Uy, halika na. Mapuha ka. Ano ginagawa mo rito? Sinusundan kita. Talaga ang tigas ang ulo mo. Pag hindi ako nakapagpigil sa'yo. Isasama mo ako. Hindi! At dumating na nga ang kabanata sa buhay ng child superstar wonder of the Philippines, Ninyo Mulat, ang panahon na parang, hindi na ito yung tulad ng dati. Tulad ng pangaral sa'yo ng tatay mo. Yes. Dumating yun nung teenager yes, ka na. Talagang lumamlam na. Umihila na yung mga pelikula ko. Yan, hindi na gano'ng karami taong na sumusunod sa akin. Diba? Ganun talaga eh. Oo. It's normal naman. Alam mo, before kasi nung bata ako, everyday, sa labas ng bahay namin, may mga bus na galing sa probinsya, nire-rent nila, para lang makita ako. Ginagawa nila ng tour. Hanggang nawala na yung gano'n. Pero ikwento mo sa amin yung paghahanda sa'yo ng dad mo. Yun lagi niya talaga every... Walang isang linggo na hindi niya ipapaalala sa akin yun na Ninyo, darating ang araw, mawawala lahat yan. Yung pagiging superstar mo, yung dami ng fans mo, mawawala lahat yan. So, kailangan pag dumating yung time na yun, kaya kong tagapin at kaya kong harapin yun. Right. And so, nung dumating, okay naman. Ah, okay naman. Yes, yes. Okay, so napapansin mo, wala na yung mga bus. Yes, I realized that ito yung sabi ng dad ko, so nag-aaral lang ako muna. Ah. Yeah, akala ko kaya kong lumayo sa industry ng na hindi ko hanap-hanapin. Pero when I was mga 14, 15, hindi talaga kaya, hinahanap-hanap ko pa rin. So, yun, nag-comeback ako. Unti-unti, I did, the first comeback ko was, Mommy, We Go Out under Viva Films with Tito Vic and Joey. Hindi naman. Nagpapaniwala ka sa mga yan. Bahay nga, wala. Hagdanan ka. Aray! Ay, Tain, anong dyan yung pag-ardes? Absent kasi kayo ng absent eh. Ngayon, tatanong-tanong kayo. Basta natawag ako, tulungan mo ko. Einstein, eto na. Game na. Anong game? Anong gagawin ko? Madali lang. Basta tinasight mo, ililipsing ko. Ha? Kaya sila nakabalik sa... wholesome na ano, was through my movie also, yung tatlo silang tatay ko. Tony Brando, Papa Eastwood, Tatay Bronson, kung ako nagiging problema niyo, aalis na lang ako, babalik na lang ako ng probinsya. So, naging tatlong tatay mo, si Tito Vic and Joey. Yes po, yes po. Okay. So, parang ano rin, di ba? Parang pinagpala ka din. Kahit paano, nakabalik ka. Yes po. Tapos siya, until nag-sidekick na ako kina Robin, kina Bong Livilla. Yan po. At least nag-bida rin ako ulit. Kami ni Nakipi, yung Quadro de Jack, Swindler's List, kami ni Bia Martinez. So, yun, sunod naman po. Yeah. Pero sa panahong ito, parang nagkaroon ka ng puwang para makahinga ng konti at mamuhay ng normal. Yeah, oo nga. Oo. Ito yung first time ko naranasan yung lumalabas ako na walang bodyguard, driver lang. Yan, yung teenage years ko, talaga na-enjoy ko naman yun. Oo. Alam mo kung minsan yung ganyan, yung super duper sikat at medyo nawawala, tumatamlay, nagkakaroon ng masamang epekto sa isang artista. Pero sa'yo, wala? Hindi, wala. Ako, I enjoyed it naman.
Pero eventually, yun nga, hindi ko rin kinaya, hinanap-hanap ko pa rin talaga. Kasi nga, ito talaga yung kinalakihan ko eh. Okay. Ay, di pala ako lumaki. Ito pala yung kinatandaan ko. Ito na yung kinatandaan mo, tsaka yung pamilya mo, pamilya talaga yes, naman. Dumating yes, na si Aga Mulak, sila Almira, tapos si Arlene, mga mulak, yes, ang dami ng mulak. Yes, o nga po, sina, lalo ngayon, ang dami na talaga. Oh, dumami na. No? Yeah. Mga mulak ba talaga sila? Yes po. Yes, oo, mga mulak yes, talaga. Okay, para ikaw nagsimula nun. Natasha also joined showbiz. Right, yeah, right. Okay, so, nakapag-college ka naman. Yes po, sa San Beda. I took up business management. Pero, I stopped after 1 year. And then, I transferred to Asia Pacific Film Institute. Kasi nga, ang gusto ko talaga pelikula eh. So, I took up filmmaking. Okay. Yung tapos ko po yun. Okay. Yes, so, po. Business management, filmmaking. Yeah. So, ano naman ito? Parang, pinasok mo rin naman ang paggawa ng pelikula? Yes po, nag-direct po ako. Nag-direct sa Viva. Yes. And, yun, kumbaga, makapag-direct na rin po ako ng sa TV, Wattpad before. Wow, yeah. Okay. So you ventured into directing. Yeah, yes po. Parang ganun na ang... Talaga nasa... palagay mo nasa dugo talaga. Oh, o mahal mo talaga, gusto mo talaga yung industry. Gusto ko yung, lalo na yung nagtayo na ako ng stage production, yung Stage Bros. We do stage plays sa mga eskwelahan. Ah. Yun kasi, masarap kasi yun kasi you get the satisfaction ng tao right there on stage, di ba? Correct. After your performance, malalaman mo kung okay o hindi eh. So, kumbaga, immediate. Yeah. Immediate yung reaction, mm-hmm, di ba? Yeah. O kailan ka naman umibig? Ay, maraming beses po umibig. Bakit di namin nababalitaan yung mga pag-ibig mong yan? Marami po, si Robert Tamayo, si... Naku, talagang sinasabi. O sige, isa-isahin natin mga girlfriend ni Ninyo Mulak. Sige, number one. Marami po, maraming beses ako umibig kaso... Mahirap, pareho kayo artista eh. So, yun, nagkaroon ako ng girlfriend na just galing sa stage. Yun nga, nagkaroon kami ng Sandro Mulak. Ayun. Yan, panganay ko po. Yan. Okay. Hindi ka na magbabanggit ang pangalan talaga. Okay. Beth Tamayo lang. Kahit tatlo lang. Ines Veneracion. Sino pa ba? Sino? Ines Veneracion. Ines Veneracion. Oh. Beth Tamayo. Sino pa ba? Sino Marjorie Barreto. Marjorie Barreto? Yeah. Aba, may ganun pala. She was my... Ako yung unang boyfriend niya. Ah, wow. Okay. Pero she was only 13. She was only 13? Yeah. Buti hindi ka pinakulong ng tatay niya. Ha? Wow. Matinik din sa babae. 13, 14, ganun. Right, right, right. Yeah. Pero as we all know, okay, so child wonder, tapos nagka-awkward stage, pero ipinagpatuloy ang buhay. Sa ngayon, kilala rin si Ninyo as... talagang dad wonder, hindi na child wonder, kundi dad wonder. Yeah. Aside from, ang sarap ng ensimada niya. Masabi ko lang talaga, isa sa the best talaga in the Philippines. Thank diba? You very, very much. Thank it's you. Great. Pero ano ang kwento ng ensimada na ito, mulak ensimada na yan? Yeah. From child wonder to dad wonder, yan si Ninyo Mulak. Mm. Okay, yeah. So, eto na umibig. Mm. Nagpakasal ba kayo? Nagpakasal kami, sa Iloilo pa. Wow. Dun sa hometown niya. Okay. It was really bogang kasal. Ilang taong ka ba noon? 32? Oh, right yeah. Age na. Opo. Oh. Anong pangarap mo para kay Sandro? Eh, si Sandro talaga, nung sinabi niya, ako gusto ko talaga siya maging, yun nga, to be in school and everything. Pero, alam mo, hindi ko siya tinulungan mag-artista eh. Gusto niya mag-artista, pero hindi ko siya tinulungan. And then eventually, siya yung mismo gumawa ng paraan na para nag-audition siya, nagtsaga siya. Totoo ba? Kinuha siya ng GMA. Wow! Yeah. So, nung kinuha siya, okay, kumbaga, wala na ako, basta tuloy mo pa rin yung pag-aaral mo. So, hindi talaga napigilan, nag-artista rin siya. Yes, so, okay ka naman na, I mean, alam mo, heartbreaking din ang showbiz, di ba? Yeah, so, ano naman ang tinuturo mo kay Sandro? Well, I'm here to guide him, siyempre, no? Pero, ano siya, masyaga talaga siya, yung... At saka magaling siya sa, magaling siya sa... Yung katawan kasi niya, pang model, pang magaling siya mag... Basta, alam ko nasa tamang track siya. Really? Yeah. Oh, that's good. And then, after Sandro, here comes Alonso. Yes, nagkaroon ako ng isa pang girlfriend. Yung live-in partner ko ngayon. And then, yun. Si Alonso came along.
And then Alonso came along. Yes. Si Alonso, para kaming pinagbiyak na tabo. Kung ano itsura ko nung bata ako, ganun din itsura niya. Totoo. So, yun nga, talagang people were really, talagang pinapansin ng tao yung fact na yun na magkamukha kami. Until yun nga, kinuha siyang artista sa ABS. Right. Commercials, si McDonald's. O yung McDonald's, ano nga ba yung linya niyo sa Mac? Mac? Mac! What we're actually aiming for is Mac! Yan, sa'yo yung pausan. So, on the track also of showbiz. Yeah, oo. Si Alonso naman, dahil bata, so ako talaga yung talagang tutuhan ko talaga. Mm. Yeah. Okay. Pero sa ngayon, parang, yung sabi mo nga, awkward stage. Yes, dumating siya sa awkward stage. Anong tinuturo mo naman sa kanya? Si Lasal now, he's studying in Lasal. Yun nga, si Alonso naman kasi hindi naman umabot sa, dun sa talaga superstar stardom na yung tulad nung sa akin. Di ba? Sumikat siya, pero after a while, maaga na wala, nag-pandemic pa, kaya talagang maaga na wala yung pagiging artista niya. Uh-oh. So, yun naman, he's back in school and tinatanong ko siya kung gusto ba niya mag-artista ulit. Right now, ayaw pa niya. Ayaw. Yeah. So, support lang, support. Yes, support. So, when you say that ganun you... Ganun naman dapat sa mga bata eh. Laging support na kasi pagka yung talagang pinakailaman mo sila, ano ba, iba yung mga bata na yun eh, di ba? Mga suicide, mga ganda. Oo, correct. So, kailangan talaga support lang. Mas mabuti alam mo yung nangyayari sa kanila. Kasi bilang batang artista na very aware, di ba? Mm. Parang alam mo kung paano ka pinalaki, na-appreciate mo yon. So, ngayon ikaw naman ang tumitimpla sa kanila. Okay. Pero mababait na bata yung mga yan. Yan. Meron pa ka pala akong daughter, actually. Okay. Yes, pero... Oh, ilan taon na si daughter? She's 28 now. She lives in Naples, Italy. Oh, she's, wow. She's in the U.S. Navy. Do people know this? No, not really. Not really? Yeah, well. But now you're willing to talk about her. Yes, kasi... ngayon lang din naman kasi kami talaga... Nagkakausap. Yes, yes. Kasi wow. Tinago ay... May asawa din yung mami niya before. Oh, 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 oh. So talagang nalaman ko lang siya. She was about 9 years old. Oh. Pero hindi kami nagkakasama. Okay. Yeah. Pero ngayon nagkakausap yes, kayo. Yes, yes. Totoo ba? Yes. I'm really proud of her. Oh, wow. In yes. The Navy. Yeah. U.S. Navy. U.S. Navy yes, based po. In Naples. Yes po. Wow. Ibang klase. Proud ka naman. Of course. Of course. You have a Navy. Yes. Wow. Ang dami mo rin palang mga ano ha? Mm-hmm. Side trip. Mm-hmm. Ano sa palagay mo ang sikreto ng pagiging isang mabuting ama? Kasi natuto ka sa tatay mo. Well, syempre yung you make sure that you're always in the right path and hindi lumalaki yung mga ulo nila, magalang, marespeto. Marunong makisilamuha sa mga tao. I think, basta ganun sila, okay na. Oh, diba? Pwede okay. Yun. Tsaka maganda yung future nila. Diba? You put them in the right path. At syempre, dahil kilala ka nga, hindi ba, bilang negosyante, kung ano man yung tinuturo sa'yo ng tatay mo bilang negosyante, kasi successful eh. Yeah. Diba? Yun din ba ang tinuturo mo sa mga anak mo? Bilang paghahanda, beyond showbiz. Actually, yung pagiging negosyante, kasi I only have my dad naman through marketing, sa mga promos, gano'n. Kasi he's always there eh, ever since eh. Siya yung talaga nagpapatakbo ng business namin. Eventually, yung sister ko na yung ngayon lang talagang nagpapatakbo ng Mulacan sa Maga. Ah. Kasi, pero recently lang, like 2 years ago. Okay. Yeah. But you want your children to be prepared. Of course. My children are involved. Si Sandro is, siya yung sa marketing. Siya yung gumagawa ng lahat ng mga ads namin. Really? Yeah. Wow! Nagsisimula Instagram, na maaga. Instagram account namin.
Correct. Lahat, pati photography and everything, siya yung gumagawa. Wow, eh ano ba ang pinag-uusapan namin kung hindi ito? Ayan na, ayan yan. Na, ayan na. Mulak and Samada. Mulak and Samada. Yes. Yan po yung mga bagong flavors na. Which is, ano-ano ba yung mga yan? Pork floss, okay. Snow cheese, maple bacon, the cereal, for, and pandan flavor yan. Wow! Meron kang isang box sa iba-iba ng laman. Yes po. Ah, merong ganyan. Oh, ano ba ang kwento nitong Mulak Ensaymada, sikreto sa pagpapayaman? Oh, malalaman nyo na. Kain muna tayo, sandali. Anong pinakamasarap dyan? What's your favorite? Try na po yung snow cheese. Snow cheese. What do you call snow cheese? Try po. Chai pandan. From child superstar to dad wonder to Ensaymada magnet. Yay! Naku, ako pa. I'm such an Ensaymada fan. Really? Kaya kahit saan ako magpunta, tikman ko nga Ensaymada nyo. And hands down, if not the best, one of the best ang Mulak Ensaymada. Thank you. Yay! Thank you much. Talaga naman with the new flavors. I love it, love it, love it. May baon na ako. Nasa kotse ko na. Napakalapit kasi ng Ensaymada sa puso ng mga Pilipino dahil syempre, we were under the Spanish rule. Uh-oh. Kaya ang Ensaymada kasi, of course, came from Spain, di ba? Correct. Kaya talaga napakalapit sa Pilipinas niyan. Oh, nandito ngayon yung mga anak niya, di ba? The Cutie Pies, we have Sandro. And Alonso. Yeah. Oh, hindi ba? Hello po. Hello! Yes. Kaway-kaway pag may time. At sila ay involved din sa negosyo. Yes, in their own little way. Really? Si Sandro. Tell me Sandro, ikaw. Yes po, I'm helping po with the marketing, lalo na po with Instagram and Facebook. So, may pag nakita niyo po yung menu, ako po yung nag-design ng menu dyan. Kaling mo naman! Yes po, kasi para hindi po, mas maganda yung design, mas may kita ng mga tao yung... Yung masarili siyang gamit, pati yes yung tutorial, lahat. Yeah, kasi and I'm taking college course din po ngayon, nag-take din po ng film. So, medyo nakahelp po sa akin yung photography. Oh, great! Yes, artist ka talaga. Yes po. Okay, at si Alonso naman, taga-bilang ng pera. Meron siya nagawa ng app before para sa Instagram, really? Yeah, it was like a filter lang po. It was just trying to help them. Kasi for the marketing din po eh. Yung plan nila is gumawa ng filter para magamit ng tao. Yeah, choose your Ensaymada. So parang yung filter po is meron pong Ensaymada at the top of your head. Tapos when you tap the screen, mag-iibang-ibang flavor. Huh? Iba yung mga ideas ng mga Gen Z. Create your own Ensaymada. Yeah. Oh, isa pa yan. Pwede rin yun. Yeah, pwede rin po. Nagsasalita pala to. Kasi kanina pa siya nandito, hindi nagsasalita. Ang galing mo pala magsalita. Okay, so... Following in the footsteps, importante ang negosyo, pero hindi pa natin pinag-usapan paano ipinanganak yung Ensaymada. It was 1993, recipe ng lola ko yun eh. Yeah. Okay. Maraming Ensaymada talaga yung malolos, di ba yung puro asukal lang, puro cheese. So maraming klase ng Ensaymada. Yun nga, noong 1993, kasi umila lang nga yung mga pelikula, di ba? So my dad was looking for a new business. He opened up Mulak Ensaymada with 32,000 pesos na capital investment. Wow! Yes. Oo, dahil sa medyo lumalamlam yung show business noon. Yes. Naisip niya kagad yun. Mm-hmm. And then, in the first year of operation, nakabili na siya ng mga lahat ng gamit, lahat ng pag-delivery. Right. Tapos may net pa siya na parang, alam ko, parang 16 point something million. Wow! On the first year. And a building! Yeah. Okay, this was before. Ito pa yung galing sa pinagawa. Ito naman yung, itong building naman na ito, galing sa paghihirap mo as an artista. As per Wonder Films, yes. Wow! Pero hindi ikaw ang nakaisip mag-invest ng daddy ko, apartment. Daddy ko talaga. Siyempre, bata pa ako nun. Diba? Magaling talaga yung dad mo. Yes po. Kasi biro mo prime location, yes, yes. Diba? Mastermind talaga na pera si Daddy Alex. Mm-hmm. Alam mo, magaling talaga siya, opo, no? Talaga. Mas maganda kung humingi ka na lang, bigyan ka na lang. No? Pero siya, marunong magpalago. Yes. Yun ang importante. Mm-hmm. So masasabi mo ba, Sandro, na this is also what your dad is leaving to you, in your head? Of course. Ang goal lang naman namin is, maging one lang as a family na mapaglago yung business. Right. At tumagal. At tumagal, of course. Even beyond you, right? Yeah. Even beyond kasi you. Kasi legacy ito ng daddy ko eh. So, syempre, in the future, di ba, ayaw namin mawala yung legacy niya. Correct.
At ang balita ko, hirap na hirap sila sa dami ng umu-order, lalo na ngayon. Agahan ninyo ang pag-order sa mga pamigay ninyo, di ba? Ilan ba? Talaga bang ang dami-daming ensimada? Talaga ganyan karami ang bumibili. Mas lalo po tayong dadami. At tuloy-tuloy po yung R&D. Yeah. My sister's doing research and development ng mga bagong flavors. Right. I know, right? Yeah. So parang super excited, nanginginig pa habang tinitingnan ko yung plato ng iba't ibang mga flavors. Pati po yung box namin, if you notice, ito yung limited edition. Oh, wow. Nostalgic. Ito yung no picture ko ng bata mo. Mukha mo pala to. Yes, pakita naman, oh. Papa. Ninyo, naaalala ko pa ito. Siyempre from the roots, di ba? Yeah. Ninyo Mulak is the only one. Ninyo Mulak talaga, di ba? Cute pa rin siya, di ba? Yeah. Thank you. Tapos ito po yung bagong mga flavors namin, mga premium flavors. Yeah. Wow! Yeah. That looks really cool. Yes. Galing. Congratulations, Mulak boys. Thank you. Congratulations. Thank you. A life well lived, yes, if I may say so. Thank you. I hope matry nyo, guys. Oh, try it. Talaga, nagbebenta talaga siya, di ba? Benta yun. Oh, benta talaga siya. This is really a family corporation. You know, I have two sisters who are working with, actually three. Yeah. Right, right. We're right. Really working directly with Mulak and Samana. Oh. Hindi, pero ikaw, success story ka talaga ninyo. Kasi salamat po. Hindi lahat ng artista niyayakap yung posibilidad na kailangan may negosyo ka rin sinasandalan. Yes, po. Tama? Yes, po. Congrats! Thank you very much. You're not perfect. Yes. O naman po. But, life well lived. Toast tayo dyan. Wow, of course. Toast tayo. Okay. It's an honor to be here on your show. Wow, cheers! 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 Cheers. To the Mulak boys!